Hi guys, Matt Gappy again of Community Fish PH, and this is our second vlog. Today, we're gonna talk about German Blue Ram. Isa po to sa mga laging tinatanong sa amin. So, isinamarize namin into video para mas madali namin masagot yung mga katanungan. Yung mga ilan sa mga FAQ ng German Blue Rams. By the way, thank you very much po pala sa mga nanood sa ating first vlog. Sobrang grateful po ako kasi ang dami nag-support ng mga co-hobbies, mga friends, mga pamilya na wala naman paki sa isda pero nag-support pa rin. So nakaka-boost po ng energy to create more videos. And last video po, we quickly tackle about Gardneri Kili breeding. Ito po yung uncommon fish at para po sa mga nakamiss ng video, pwede nyo po i-check yung video natin last week. But today, ituturo ko ang isa sa mga hot na type of fish ngayon, which is German Blue Ram. Kung ano ba yung mga dapat i-prepare, dapat malaman, mga dapat i-consider before buying it para hindi naman tayo nagwawaldas ng pera natin. German Blue Ram or Ram Cichlid is a native to South America. This species is found in Orinoco River Basin in both Venezuela and Colombia. Colombia. So, bahala na kayo. Ang scientific name po nito ay Microgeophagus ramirezi. German Blue Ram is a hardy type of fish at swak na swak po ito sa klima ng Pinas kasi medyo mainit sa atin. Hindi naman gaanong mainit pero hindi rin gaanong malamig. So, swak na swak unless you're located sa mas malalamig na parte ng bansa natin. Pero may mga friend po ako na they can successfully breed this fish kahit malamig pa, kahit walang heater. What are the parameters of German Blue Ram? So, ginugil ko to syempre para swak, pero actually some of these tama, pero some of these naka-adjust naman yung German Blue Ram. So, ang temperature po na required ng German Blue Ram is 78 to 85 Fahrenheit. Pero sa akin, dito sa amin kasi hindi na kami nag-heater, swak naman yung ano, yung klima dito. Nagre-range lang from 27 to 34 degrees Celsius. Yeah, sobrang init na yan, summertime yan. So, ang pH range po nito ay 6 to 8.5. Sa Google po, kung isa-search nyo, nakalagay dyan 5 to 7. Actually, minsan nga umabot pa ng 9 yung pH range namin dito. At 6 ang pinakamababa namin na pH range. Water hardness is 6 to 14 DGH. Yung lightning naman po, from moderate to subdued lightning. Ibig sabihin, pwedeng-pwede siya sa mga black water na type or yung mga biotope na klase ng setup. So, pwedeng-pwede siya. Hindi siya required na magkaroon ng mga sobrang lakas na liwanag. At para sa mga nagpa-planted tank aquarium, medyo iiwasan nyo po yung, ano, yung mga plants na kailangan ng mataas na light requirements kasi nai-stress talaga itong isda to. So, from slow to moderate to none, dapat yung water current po ng tank natin. So, ibig sabihin, ang pwede natin gamitin dito na filtration is yung sponge filter or yung hang-on back filter. Yung mga overhead filter, medyo delikado siya kasi nakikreate siya ng magulong tubig, which is nakaka-stress sa ating German Blue Ram. Since marami sa mga fish parents, wala naman talagang gamit para sukatin yung pH, water hardness, yung kung ano pa yung ilaw-ilaw na mga bagay na kita at temperature. Ito lang, ang pwede nyo sigurong gawing practical tips o practical na pwede ninyong gawin. Una, yung temperature. Siyempre, tama naman yung temperature ng Pinas. So, wala na tayong problema doon. No need to use heater unless nasa Baguio kayo or kung nasa ang malamig man na lugar kayo. Pero gaya nga na sinabi ko kanina, meron akong tropa na nasa malamig na lugar, bandang Cavite. Lalo na nung Vermont, sobrang lamig daw doon pero hindi siya nagamit ng heater. Pero buhay at nakakapag-bridge siya successfully ng RAM. So, hindi problema dito yung ano, swak yung Pinas. Swak yung temperature ng Pinas para sa German Blue Ram. Kung meron ka ng existing tank at nakabuhay ka na ng mga tropical fish, ibig sabihin, kaya mo rin buhayin itong German Blue Ram kasi swak na yung German Blue Ram para sa tank mo. Kasi same parameter lang naman ang requirements ng German Blue Ram. As in, sobrang tibay nila. Yung sa amin nga, gamit lang namin tap water eh. Hindi na kami gumagamit pa ng RO o kung anumang pangsala. Na ibibreed namin sila, even nakanawasa pa nga kami. Basta make sure lang na yung tank ninyo is aged or well cycled na before using po ng tap water. Ang tip ko naman po para sa mga wala pang existing tank, stock water nyo po muna ng 2 to 3 days po yung tubig ninyo before using po. Ano nga bang pinapakain natin sa ating German Blue Ram at tuwing kailan natin sila pinapakain? So you can feed your German Blue Ram ng kahit ano actually. Dahil omnivorous naman sila, siguro kahit ano ilaglag mo dyan, kababanatan nila. At hindi ito masaya sa pagkain, but our personal preference are Wachupong, Ultimate Micro Pellet, Oceanic, Grindle Worm, Blood Worm,
Dytubipex, Daphnia, fruit fly larva, microworms, BBS, kitikite. Ayan po yung mga usually na pinapakain namin sa aming German Blue Ram. So we feed them from 1 to 5 times a day. The more you feed them, syempre, the more na magkikreate ng waste sa tank. So dapat mas lagi ka rin nagwa-water change. They can eat sa surface pero best sila kapag kasingking pellet ang ibibigay. Mas trip nila kasi yung sinisimsim ng sahig. Mapapansin nyo, lagi silang dumudot-dot sa sahig or sa mga substrate ng tank ninyo. Ganito po namin gender yung German Blue Ram. Kasi sa female po, mapapansin ninyo, yung sa head part po ng female medyo patulis. Pahaba po yung head part. Yung body po ng female is pabilog. Tapos yung fins po ng female, yung dorsal fin niya, is wala siyang dorsal flag. At isa pa po sa ma-observe ninyo, yung end po ng dorsal fin niya is bilugan. Tapos mapapansin nyo rin po, yung black spot po sa body niya ay merong sheen or yung mga particles na blue-blue, na shining, glittery na gano'n. Tapos isa po sa pinaka-visible na indication na female po ang German Blue Ram nyo kapag ka kulay pink yung belly niya. Kasi kahit bagong panganak yan, basta pink yung belly niya, female yun. Para naman po sa male, mapapansin ninyo, yung ulo ng male ay medyo parang kurbado. Hindi siya even na patulis, kundi kurbado siya. Meron siyang parang noo. At isa pa po sa mga observe nyo sa male, mas matingkad yung color niya. Yung dorsal flag niya po, visible na visible. Kapag the more it age, the more po na mas mahaba yung dorsal flag niya. From 2.5 months pa lang, ma-observe na ninyo na male yun kasi medyo mahaba na talaga yung dorsal flag niya. Tapos yung end ng dorsal fins niya, patulis. Isa pa po sa ma-observe ninyo, yung black spot ng body po niya, ma-observe nyo po yun, wala po yung shining glittering o yung sheen na tinatawag, yung kulay blue na speckles. Isa pa po sa ma-observe ninyo sa male, na German Blue Ram, kulay white po ang kanyang belly. Yung body po ng German Blue Ram na male, mapapansin ninyo mas makapal compared sa female. At isa pa sa pinaka-visible talaga is mas malaki siya, almost times 2. Pagdating naman po sa pairing, ito laging tanong ng mga buyer namin kung proven pair na daw ba yung binibenta namin. Actually, ang German Blue Ram po ay polygamous. So hindi sila katulad ng angelfish, ng discus na monogamous sila. Ang German Blue Ram po kaya po mag-love life na marami, parang yung bebe mo, di ba? Ang dami nila. Joke lang, pinalala ko. Wala po talagang banded pair na German Blue Ram. Yung iba po, ang ginagawa nila, nilalagay nila sa isang malaking community tank or community grow out. Tapos, hinihintay nila na mag-pair yung German Blue Ram. Yun ang kukuhanin nila, pair na daw yun. May disadvantage yung ganong setup kasi unang-una, hindi ka makakapag-select. Ibig sabihin, hindi mo mapipili yung best na female at best na male. Pangalawa, hindi naman siya required na mag-pair sila kasi kapag nililipat nyo na sila ng tank, panigurado yun, mag-aaway na rin yun, di ba? Parang kayo ng bebe mo. Kaya kapag pipili kayo ng German Blue Ram, huwag yung pipiliin yung pair na or yung banded pair na kasi wala naman talagang gano'n. Kasi sabi ko nga, polygamous ang German Blue Ram. Kung pipili kayo ng German Blue Ram, ang mga dapat yung piliin ay yung healthy na German Blue Ram. So paano ba malalaman na healthy ang isang German Blue Ram? Una, walang bent spine. Observe nyo po yung mukha. Kung may tupi-tupi yung mukha, medyo hindi siya okay. Tapos yung fins, baka may mga fin rot or baka may mga ick. Titignan nyo rin po yung mga fins kung may punit kasi indication po yun na medyo matapang yung German Blue Ram nyo na makukuha ninyo kasi ay pag-away yun. At isa pa po sa ginagawa kong pag-select ng German Blue Ram, kasi normal na kapag hinuli nyo yung German Blue Ram, magkukulay sap-sap talaga yun. Kaya pagdating sa inyo, sasabihin nyo, ba't parang ang pusyaw ng kulay? Normal po yun kasi nai-stress ang German Blue Ram. Pero babalik din yun sa dating color. Pero ito po ang tatandaan ninyo sa pagpili ng German Blue Ram. Dapat kapag stress po ang German Blue Ram, visible pa rin po yung mga black markings nila. Like yung black sa fins, yung black na dot sa body. Kasi panigurado, pagka bumalik na yung kulay nun, panigurado, intense ang color ng German Blue Ram na yun. Huwag niyong pipiliin yung German Blue Ram na wala na yung black na spot sa body. Hindi siya magandang breeder. Base sa experience namin ha, hindi siya maganda pagka nag-adult na. Huwag din kayo matatakot kapag bagong dating sa inyo yung German Blue Ram, tapos biglang para nag-aaway. Normal lang po yun, mag-aaway talaga sila. Tapos wala talaga aggressive kasi wala naman silang banding. Normal po yun. And kapag naka-adjust na sila sa tank, eventually, magiging mas relax po sila. Sakala naman sila magiging sweet kapag breeding season na. Ma-observe nyo po kapag malapit na mag-egg ang German Blue Ram, meron na silang spot na nililinisan. Yung mga paso na flat. Yan, tinutuka-tuka na nila yan. Then ma-observe ninyo yung female or yung male, maglalabas na sila ng ovipositor. Parang may nakausling something doon na alam nyo na kung ano yun. Basta ovipositor yun. Yan yung ginagamit nila to deposit yung egg. Saka
para i-fertilize yung mga egg para naman sa male. Kapag visible na yun, panigurado within 24 hours mag-iitlog na yung German Blue Ram ninyo. Kapag nag-itlog na ang German Blue Ram ninyo, huwag kayong magpanic. Hayaan nyo lang sila na gawin nila kung anong dapat nilang gawin kasi kaya nila alagaan yun. Sa simula talaga, from first, minsan yung umabot pa ng fifth batch, hindi talaga marunong mag-alaga ng fry ang German Blue Ram. Minsan makakain. Minsan egg pala kinakain na. Minsan naman kinakain na kapag naging wiggler na or minsan free swim na. So depende. Kaya dapat hayaan nyo lang sa German Blue Ram yung egg nila para matuto sila maging parent. Kasi the more na hinahayaan nyo sila maging parent, the more na mas easy ang task ninyo. Though some breeders, pinupull out yung egg, pero sobrang labor, sobrang hirap. Sobrang hirap na trabaho para i-breed ang German Blue Ram sa pamamagitan ng pull out. So that's it, pansit. So yan na lahat ng dapat na i-prepare ninyo before buying German Blue Ram. So comment down below if may question kayo or need nyo pa ng detailed tutorial. At huwag nyo rin kakalimutan na mag-like and subscribe at i-click ang bell notification para updated kayo sa mga bago nating video. Once again, my name is Matt Gappy and this is Community Fish PH na nag-iiwan ng encouragement na cast all your anxiety on God because He cares for you. God bless you all. Bye-bye.